encouragement verse sa oras na ito, sa araw na ito ay makikita sa Exodus chapter 20 verse 12 ang sabi, "Honor your father and mother, then you will live a long, full life in the land of the Lord your God is giving you." Yan, kailangan mong igalang ang iyong mga magulang upang umabang yung buhay. Sa araling ito, ikaw ay inaasahang matutukoy o natutukoy ang mga babala at paalala na may kasangkapang hindi ligtas gamitin. Ang ating pag-aaral ay ang tinatawag na babala. Ano nga ba ang babala na makikita natin sa ating kahanan, maging sa labas ba ng ating bahay o kaya sa ating paaralan? So, ang nakakatuto upang malaman ano ang makikita ng mga larawan na ganito? Ang ating pag-aaral ay ang... Saan man tayong naruroon, maging sa ating paaralan, sa palaruan man, at sa ating komunidad, ang dapat nating inuuna ay ang ating sariling kaligtasan. Safety first. Ayan. So, sa araling ito, ano ang ipinapahiwatig o mga warning symbols na makikita natin sa ating mga kagamitan? Ang mga kagamitan sa ating tahanan ay mga babae, mga babalang nakadikit dito upang ligtas nating magamit ang mga ito. Mga babala, ano? Ang ibig sabihin nito ay huwag hawakan ang isang bagay na mayroong nakalagay nito. Ayan, makikita natin ang larawan, warning, hot surface. So, ibig sabihin, mainit ang bagay na yan sa ibabaw. O kaya mainit yan na bagay. Huwag hawakan. So, ayan, kung nakakita ka naman ng ganyan, ibig sabihin nito, huwag hawakan, do not touch. Ito ay mainit. Katulad ng mga kagamitan natin sa ating bahay, glue gun. Ayan, mainit yan. Pag hinawakan mo dito sa mismong gilid, ay mainit yan. Bawal yan hawakan. Ayan, plancha. Ang ilalim ng ating plancha, mainit. Kahit sa ibabaw niyan, mainit. Hawakan lang sa ibabaw. Kung bata ka pa lang, hindi mapapwedeng gamitin ang mga ito. Next, ang ating plancha sa buhok. Ayan, may mga makikita tayong ganyan. Next, ano ang ibig sabihin ng babalang ito? Ano makikita natin ang bungo? Ano ang ibig sabihin niyan? Ano-ano ang mga produkto kagamitan sa tahanan at mayroon nito? Ang bungo, ayan, ang larawang ating makikita, bungo na may nakaikis na buto, ang ibig sabihin niyan ay tumutukoy sa isang chemical na nakalalason at nakakamatay. Isang halimbawa dyan, ang ating muriatic acid. So, may mga bagay tayong makikita doon sa ating mga kagamitan sa ating tahanan. Kapag nakakita ka niyan, ibig sabihin, huwag mong paglaruan o itago sa mataas na bahagi para hindi maabot ng mga bata. Tandang padamdam. Tandang padamdam. Ito naman ay tandang padamdam. Hindi ito tandang padamdaman. Tandang padamdam. Tanggalin natin ang N at saka A. Tandang padamdam. Ayan. So, ano ang ibig sabihin ng mga ito o ito? An exclamation mark on a product label indicates a chemical is acutely toxic or can cause narcotic effects. It also indicates a chemical may cause skin, eye, or respiratory irritation. So, ibig sabihin, ang simbolo ng babalang ito o tandang padamdam ay nagpapahiwatig na ang chemical ay pwedeng magsanhi o magdulot ng mga pangangati ng balat, mata, at ang ating paghinga o respiratory system.
health hazard. Ito naman, ang simbolong ito ay sumisimbolo sa health hazard. Ang larawang ito ay nagpapahiwatig na ang produkto ay pwedeng magsanhi ng cancer, gene mutation, reproductive organ, sa paghinga at organ toxicity. Yan. The health hazard pictogram indicates a product contains chemicals that may cause health effects in humans, including cancer, gene mutation, reproductive health effects, respiratory sensitivity, and organ toxicity. Ang apoy naman, apoy, itong larawang ito, the flame symbols alerts users that a chemical is flammable. It can also indicate a chemical may be pyrophoric, self-heating, self-reactive, or emit flammable gas. It may also indicate a chemical includes organic peroxides. So, yung mga chemical, yung mga petrolyo, yan, mga gas, yan, lighter, yung gas natin, yan, mayroong mga ganyan. So, next, corrosion o kaagnasan. Ang larawan, itong larawan na ito, ay nagpapahiwatig tungkol sa isang chemical na ito na mapanganib na nagsasanhi ng pagkasunog o nagdudulot ng pagkasunog at pagkaagnas ng balat at delikado sa mata. Ito din ay nagbababala na ang chemical ay nagdudulot ng pagkaagnas ng mga metal. Ayan, delikado talaga yan. Ayan, ano ang mga ibig sabihin ng iba pang mga safety signs na ating makikita? Ayan, isa na rito ang ganito, itong bilog na may kamay, bawal magtapon ng basura o no littering. So kapag makakita ka ng ganyan, bawal magtapon ng basura dyan. Ayan, itlagay sa tamang lugar. Ayan, next, ito naman, ibig sabihin yan, babala, madulas. Pagbasa, ayan. So, bawal kang dumaan dyan. Kailangan mong lumikas o dumaan sa ibang daanan para hindi ka madulas. Ayan, next. Tumawid. Anong ibig sabihin yan? Tumawid sa tamang tawiran. Tumawid sa tamang tawiran. Next, bawal tumawid. May namatay na dito. Ayan, kamagkatulad lang yan sila. Ayan, ano naman ang ibig sabihin ng pula na ito? Ibig sabihin ay stop. Makikita natin ang traffic lights na ito sa mga kalsada. Ito naman green, go. Go na. So, lakad na, go na. Ayan, so ibig sabihin ng red, stop, prefer to go kapag may nakamakita kang dalawa na. Tapos ang green, go, ang yellow, stop. Ayan, kapag nakakita ka naman ng ganito na may signboard, may babala, ibig sabihin yan, huwag kang umihi dyan o bawal umihi sa lugar na iyon. Next, keep silence. Kapag nakakita ka naman ng ganito, ayan, may bilog, wait sa gitna, tapos may tao na parang nagsasalita. Ayan, ito naman, bawal tumambay. Kapag nakakita ka naman ng larawang ganito, bawal tumambay. Signboards na yan, mga babala, bawal kang tumambay dyan. Okay, next, ito naman, kapag nakakita ka naman ng ganito, bawal manigarilyo sa lugar na yon. Ayan, ito naman, bawal ka na magdala ng pagkain o inumin sa isang lugar. Pinagbabawal kung makakita ka ng ganito, kung may kinakain ka na, ubusin mo na sa labas at itapon ang basura sa tamang basurahan. Ayan, kapag nakakita ka naman ng ganito, ibig sabihin, huwag mong hawakan, nakakakuryente. Ayan, next, sunod, lagi nating tatandaan. Ang pagsunod sa mga babala at mga paalala ay makakatulong sa atin upang maging ligtas tayo sa anumang kapahamakan. Subukan naman natin kung may natutunan ka. Okay, tukuyin kung anong simbolo ng mga paalala at babala ang ipinapakita.
Una, ang simbolo ay nagpapakita na ang bagay ay A, bawal tumawid. B, nakakalason. C, tumigil. Ayan, ang ating sagot ay nasa B. Number 2, ano ang ipinapahiwatig sa larawan? Ayan, A, huwag maingay. B, lumayo. C, manatili sa kinaupuan. So, ibig sabihin yan ay, ang sagot ay huwag maingay. Habang nagre-record, huwag maingay. Okay, next, number 3. Kung makakita ka ng simbolo na ito, ang dapat mong gawin ay A, apakan. B, huwag daanan. C, maglaro. Ang ating sagot ay nasa B, huwag daanan. Number 4. Anong babala ang makikita mo sa inyong plancha? A, ito ba? B, ito ba? C, ayan. So, ang ating sagot ay B. Ayan, mainit. Number 5. Mga likas na yaman mula sa lupa. Sa araw na ito, marami na naman tayong mapag-aaralan. Ang layunin sa araling ito ay nailalarawan ang mga pangunahing likas na yaman ng mga lalawigan sa rehiyon. Natatalakay ang wastong pangangasiwa ng likas na yaman ng sariling lalawigan o rehiyon. Tatalakayin natin yan, ano ang mga likas na yaman na ating pag-aaralan ngayon. Mayroon tayong pinagkukunan ng likas ng yaman ng ating bansa. Una ay anyong lupa at pangalawa ay anyong tubig. So, ang ating pupukusan ngayon ay ang mga pinagkukunan ng yaman mula sa ating anyong lupa o mula sa lupa. Ang mga likas na yaman mula sa lupa o mga yamang lupa. Marami tayong mga likas na yaman na sa ating kapaligiran. Una na riyan ay ang mga puno. Ayan, maraming napakaraming kapakinabangang nagmumula sa mga puno. Mula sa mga ugat hanggang sa kahoy, sanga, dahon, bulaklak, bunga at maging sa lilim ay napapakinabangan natin ang mga puno. Malaki ang gamit ng puno para sa atin. Napakaraming kapakinabang nagmumula sa mga puno mula sa mga ugat hanggang sa kahoy, sanga, dahon, bulaklak, bunga at maging sa lilim ay napapakinabangan natin ang mga puno. Una na rin yan ang dahon. Ang dahon ang nagbibigay lilim at lumilinis sa hangin at tumutulong upang mabawasan ang pollution sa ating paligid. Maraming gamit din ang nagmumula sa iba't ibang puno. Ayan, ang bunga naman o prutas ang nakukuha natin mula sa iba't ibang puno. Mayaman sa bitamina ang mga prutas na ito kaya nakakatulong sa ating kalusugan. Maliban sa mga sariwang prutas na inihahain sa ating hapag, nakakagawa rin tayo ng mga candy at minatamis candy ng mga pampalasa tulad halimbawa ng sinigang mix mula sa mga prutas. Ang ugat naman ang ugat ng puno ay sumisipsip ng tubig at pumipigil sa pagbuho ng lupa. Maraming uri ng gamot din ang nagmumula sa mga ugat ng puno, hindi lang yung punong pinapakita natin. Ang kahoy mula sa puno at sanga ay nagagamit sa paggawa ng bahay at mga kagamitan o kasangkapan tulad ng silya, kabinet, mesa, lapis at iba pa. Nagagamit itong panggatong at nagagawang uling. Maraming uri din ang kahoy na pwedeng gawing uling at panggatong. Marami pang produkto ang nakukuha ng tao mula sa mga puno tulad ng gamot, langis, suka,
goma, papel, sa dami ng kapakinabangang nakukuha ng tao mula sa puno, ano kaya ang mangyayari sa atin kapag naubos na ang mga puno dahil sa ating pang-aabuso at kababayaan? Ano-ano kaya ang dapat natin gawin upang hindi mangyari ang mga ito? Unang nangyayari dito ay ang pagkakaroon ng landslide, bagyo. Kapag lumakas na ang ulan at wala na mga puno, kaya nagkakaroon kadalasan ng baha dahil wala nang makakahoy ang sumisipsip sa tubig. Kaya nagkakaroon tayo ng baha. So, kailangan huwag putulin ang mga punong kahoy dahil malaki ang naitutulong nito sa atin. Dagdag kaalaman! Ang karaniwang itinatigan ng buhay ng isang punong nakatanim sa matataong lugar tulad ng lungsod ay 20 taon, samantalang ang buhay ng punong nasa kagubatan ay karaniwang tumatagal ng 200 taon, 200 years, o higit pa. Ito ay dahil sa pollution, ingay at hindi magagandang kondisyon ng pamayanang urban na nakakaapekto sa punong nakatanim dito. Maliban sa mga puno, ang mga halaman din tulad ng mga gulay at prutas ay nagbibigay din sa atin ng kapakinabangan ng mula sa yamang lupa. Mga halaman. Tulad sa puno, napakarami ring nating kapakinabangang nakukuha mula sa halaman. Karamihan sa mga pagkain na kahain sa ating mesa ay galing sa mga halaman. Ang kanin ay galing sa palay, ang tinapay, biskuit, cake, suman at mga kakanin ay mga produktong mula sa palay, mais at trigo. Yan, mga gulay at prutas na nagmumula sa halaman. Nagmula sa itinatanim natin mula sa ating hardin. Hindi natin maitatanim yan kung walang lupa. Kaya malaki ang pakinabang nito, lalong-lalo na sa ating pagkain araw-araw. Yan, yung nagiging byproducts o produkto ng mga halaman na ating tinatanim mula sa yamang lupa. Yan, may mais, bunga ng mais, may cake, mga tinapay, kakanin, at mga biskuit. Yan, mga produkto mula sa halaman. Halamang namumulaklak, ito rin ang naibibigay sa atin ng yamang lupa. Ay binibigay natin ito sa ating mahal, pangdekorasyon din sa ating tahanan o kaya may mga okasyon, kasal, ganyan, na mayroong patay, gumagamit tayo ng mga bulaklak. Ang naibibigay din ng yamang lupa o yamang lupa sa ating kapaligiran ay ang mga hayo, mga alaga nating hayo. Ang karne mula sa iba't ibang hayo ay isa sa mga pangunahing pagkain ng mga tao. Ang iba pang produkto tulad ng hamon, corned beef, hot dog, tocino at longganisa ay mula rin sa karne ng mga hayop. Mga pakinabang mula sa hayop, ang kabayo, kanina yung nabanggit natin, pakinabang din mula yan sa hayop. Ang kabayo, baka at alabaw ay nakatutulong sa mga gawaing bukid. Maaari silang humila ng kalesa o kariton. Katulong naman ng mga magsasaka sa pag-aararo sa bukid ang kalabaw. Ang mga hayop tulad ng baka, kambing at kalabaw ay nagbibigay ng gatas na iniinom natin at ginagawa rin keso, butter at ice cream. Bukod sa karne, nagbibigay din ng itlog ang mga manok, pato at itlog. Ang mga
Ang balat naman ng mga hayop na ito ay ginagawang bag, sapato, sinturon at bitaka. Marami pang produkto na mula sa mga hayop. Mapakinabang mula rin sa hayop, ang ibang hayop naman tulad ng aso, pusa at ibon ay inaalagaan sa bahay. Bukod sa naibibigay nilang saya sa kanilang tagapag-alaga, ay nakakatulong din sila sa ibang bagay. Ang pusa ay nakapaghuhuli ng daga, samantalang ang aso ay nagsisilbing tagabantay sa ating tahanan. May mga hayop ding pinangangalagaan sa kagubatang, kaya pinagbabawal ang paghuli o pagpatay sa mga ito. Ilan sa mga ito ang agila, tamaraw, tarsier, palawan mayna at marami pang iba. Mga pakinabang mula na din sa lupa ang mga mineral. Nakukuha natin yan kapag hinuhukay ang lupa. Ang langis o krudo ay malagang mineral. Ito ay ginagamit sa pagpapatakbo ng mga sasakyan at ng mga makina sa mga pabrika. Makukuha ang mga ito sa ilalim ng lupa. Makukuha rin mula sa ilalim ng iba't ibang anyong lupa ang mga mineral tulad ng ginto, pilak, bakal, tatso at iba pa. Ginagawang alas ang ginto, ang pilak naman ay ginagawang alas din, tubertos, pandekorasyon at iba pang kagamitan. Ang iba pang mineral tulad ng bato, buhangin, graba at marmol ay ginagamit naman sa pagpapatayo ng bahay, usali, kalsada at tulay at marami pang infrastruktura na nakakatulong sa ating komunidad. At yun lamang po ang aking maibabahagi. Sana nagustuhan nyo ang video na ito. Kung di ka pa nagsusubscribe, mag-subscribe ka na para ma-update ka sa mga panibago kong videos na na-upload. Ako nga pala si Teacher Kalumpang, ang iyong nakasama sa iyong pagtatuto. God bless at ingat po tayo. Magandang umaga mga bata! Ako nga pala si Teacher Beth ang iyong makakasama sa iyong pagkatuto. Ngayong araw na ito, may sasabihin sa atin si Buyog. Ano kaya ang sasabihin niya? Pakinggan natin siya. Hello mga bata! Ako si Buyog. May sasabihin ako sa inyo. Alam niyo ba, kailangan naming mabuhay ng matagal. Kaya ngayong umagang ito, pag-aaralan natin, ibabahagi natin, sasamahan tayo ni Teacher Lilibet sa kanyang pagtuturo ng pangangalaga sa ating kalikasan, sa ating mga likas na yaman. Handa na po ba kayo mga bata? Sa isang malawak na kagubatan, nariyan ang mga kaibigan ni Bubuyog. Nag-usap-usap ang mga ito. Ngayon mga bata, pakikinggan natin kung ano ang mga sasabihin sa atin ng mga kaibigan nating mga hayop na narito sa inyong harapan. Ipapakita nila sa atin, sasabihin nila sa atin kung ano yung mga dapat nating gawin upang maprotektahan at mapangalagaan ang ating likas na yamang lupa para sa ikabubuti din natin. Sa tulong natin, mapapangalagaan sila. Sa tulong din nila, mabibigyan tayo ng lahat ng ating mga pangangailangan dahil tayo ay nakasalalay sa kanila rin. Ganun din sa kanila, nakasalalay din sila ang kanilang tahanan sa atin. Alam niyo mga bata, mayaman man ang ating kalupaan, mauubos o masisira ang mga yaman. Ito kung ating aabutuhin at hindi pangangalagaan. Kailangang magtulungan tayong lahat, bata man o matanda, upang mapangalagaan ang mga ito at nang magamit hindi lamang ngayon, kundi sa susunod pang mga panahon.
sundin ang mga sumusunod na mga paalala ng iba kong mga kaibigan. Kaya tuloy tayo sa pagkatuto sa oras na ito. Tama ka dyan, Mamang Rabito. Alam mo ba, mga bata, ugaliing magtanim din ng mga halaman at puno sa bakuran o sa mga bakanteng lote, bukod sa napapaganda na ng halaman ang kapaligiran, ay marami pa itong iba't ibang kapakinabangang na ibibigay sa tao. Kaya lagi tayong magtanim ng mga gulay at prutas sa ating bakuran. Isa pa, nanganganib na maubos ang lahi ng mga hayop kung huhulihin sila o papatayin. Kaya, mga bata, kaya lagi nating tatandaan, mga bata, na huwag ding manghuli o mag-alaga ng mga hayop na nasa sa gubat dapat namumuhay. Huwasan ang sobrang paghuhukay sa lupa para manguha ng mga nakatagong mineral. Nakakasama ito sa kapaligiran ang sobrang pagmimina, mga bata, sabihin natin. Magdipit at huwag magsayang ng mga gamit sa paaralan man o sa bahay. O sabi ko kanina, magtipid at huwag magsayang ng mga gamit sa paaralan man o sa bahay. Galing sa mga yamang lupa ang mga gamit na iyan, ha? Sumunod sa mga batas, kaugnay ng pangangalaga sa mga likas na yaman. Makakabuti ito sa lahat ng nabubuhay. Hello, hi, maglinis ng paligid at gawin lagi ang 3 R's o reduce, reuse, recycle. Magdala ng eco bag sa pamimili, gawing patabang lupa ang mga basurang nabubulok at ipagbili ang mga di nabubulok o ipamigay o muling gamitin ang pwede pa. Huwag magtapo ng chemical na makakasira sa lupa. Tandaan! Huwag magkaingin o magsunog ng mga puno sa gubat para gawing uling o pagtamnan. Nakasisira ito sa mga kagubatan sapagkat nadadamay pati ang mga batang puno sa pagkasunog. Dagdag pa, mga bata, sabihin natin sa ating mga magulang na iwasan ang pagbubutol ng mga puno. Kung hindi talaga maiwasan, ay piliin ang punong matatanda na at magtanim ng 10 batang puno kapalit ng isang punong puputulin. Tandaan natin yan, ha? Sabihin natin yan sa ating mga magulang at mga kasama natin sa ating bahay kung sakali mang magpuputol ng puno, ha? Ano ulit ang dapat nating gawin, mga bata, upang lalong mapagyaman ang ating likas na yaman? At ano ang dapat mong tandaan upang tayo mapanatili ang pagdami o kapakinabangang makukuha natin mula sa ating kalikasan? Ano ang dapat mong tandaan? Isaisip natin, mga bata, ha? Mapalad tayo
Tayo dahil iba't ibang lalawigan at rehiyon sa ating bansa ay nagtataglay ng mga yamang lupa tulad ng mga punong nagbibigay ng prutas, kahoy, lilim ng hangin, pumipigil sa pagbaha at pagguho ng lupa. Narito naman ang pangalawang dapat nating isipin. May mga halamang nagbibigay ng kanin, prutas, gulay, gamot at magagandang bulaklak. Ito rin ang mga hayop na nagbibigay ng karne, itlog, gatas, balat o lider, serbisyo, pagmamahal at pag-aalaga sa atin. Tandaan din natin na may mga mineral tulad ng langis, gito, pilak, nikel, bakal, buhangin, graba at marmol na naggagamit natin sa pang-araw-araw na pamumuhay. Kaya dapat na alagaan at ingatan at huwag abusuhin ang paggamit ng mga yamang lupa. Kaya dapat nating tatandaan mga bata na yan ang dapat nating isaalang-alang. Sasabihin din natin sa mga nakakatanda kung alam din natin ang kung paano mag-ingat ng ating mga likas na yaman upang magkaroon sila rin ng ideya kung paano mapapangalagaan at maproprotektahan ang ating mga likas na yaman. Mga bahagi ng mapa. Sa araw na ito, pag-aaralan natin ang iba't ibang bahagi ng mapa. Ano ang mapa? Sa araw na ito, ating aalamin ano yung mapa at ano ang mga bahagi ng mapa na ating nakikita sa mga libro, sa internet, sa mga titulo ng lupa, ano ang mga ibig sabihin o bahagi ng isang mapa. Ang mapa ay ang patag at nakaguhit na representasyon ng isang lugar o isang bahagi ng lugar. Kung di ka pa nagsusubscribe, mag-subscribe ka muna at i-hit mo ang bell. Kung bago ka pa lang sa aking channel, huwag mo muna itong i-hit ang bell. Huwag mo munang kalimutan para manonotify ka sa mga panibago kong videos na na-upload. So, sino naman ang mga taong gumuguhit ng mapa? Katulad ng mga teacher, may mga gumagawa ng lesson plan, may tawag sa kanila, ang tawag sa kanila teacher. So, dito, sino ang gumuguhit o gumagawa ng mapa? Ang tawag sa kanila ay kartografo. Yan, tandaan natin. Ang mapa ay nagsisilbing gabay sa taong naglalakbay o isang taong hindi batid ang kinaroroonan ng kanyang pupuntahan. Hindi niya alam ang kanyang pupuntahan, kailangan niya ng isang mapa. Kung napapanood niyo lagi si ang palabas na Dora the Explorer, lagi siyang gala kaya kailangan niya ng mapa. Kaya lagi niyang sinisigaw, the map, kung saan di niya alam pupunta o saan ang paroroonan niya. Yan ang kagandahan ng may mapa kasi malalaman mo kung saan ka pupunta. Marami pang makikitang impormasyon sa mapa tulad ng anyong lupa, anyong tubig, hugis, laki at hangganan ng isang lugar, kaanyuan, tulad ng elevasyon o kaano kataas ang lugar at iba pa. Mga bahagi ng mapa. Alamin natin ano ang bahagi ng mapang ito. Ano ang bahagi niya? Itong mapa na ating nakikita, aalamin natin ang lahat ng bahaging ito, ano saan matatagpuan ang bahagi ng mapa. Ano ang tawag dito sa kanilang lahat? Ano ang tawag? Una ay pamagat o titulo. Ayan, mapapansin natin na ang pamagat o titulo, ito ay nagpapakita kung ano o tungkol saan ang mapa. Makikita kung ang titulo na hawak mo ay
Titulong, hawak mo'y mapa na inyong bayan, mapa ng Pilipinas, o mapa ng daigdig. Makikita natin yan. Dito natin ito. Ang tawag dito ay Philippine map. Ayan, dito natin makikita. Ito yan siya. Okay, yan. Nakita mo. Yan siya. Ang tawag dyan ay pamagat o pangalan ng isang mapa. Anong klaseng mapa ang hawak-hawak mo? Okay. Simbolo o pananda. Ano ang ibig sabihin ng simbolo o pananda? Malagang simbolo o pananda upang malaman kung ano-anong bagay ang matatagpuan sa isang lugar at dahil hindi pwedeng magkasya. So, namali ang ito dito, namali siya. Magkasya dapat yan. Magkasya sa isang peraso ng papel na ginuguhitan ng mapa ang malaking larawan ng isang bundok o kaya'y ang larawan ng malawak na karagatan o mahabang ilog. Gumamit ng simbolo o pananda ang mga kartografo para maipakita ang mga ito. Okay, ayan. Simbolo o pananda. Ayan, saan at ayan. Yan ang mga makikita natin sa isang mapa. Ito, puno, simbahan, paaralan, pagamutan, riles, palayan, tulay, daan, talon, ilog, burol, bundok, bulkan, dagat, daungan, paliparan. Yun ang mga makikitang simbolo sa isang mapa. Ayan, halimbawa ito. Ayan, yan isang halimbawa, simbolo o pananda sa isang mapa. Legend. Ano namang ibig sabihin ng legend? Ito ang bahaging nagtataglay ng mga simbolong ginamit sa mapa. Dito makikita ang kahulugan ng mga simbolo. Ayan, tingnan natin. Ayan siya. Ang tawag nito dito ay legend. Ayan. Next, mga direksyon. Okay, ano ang mga direksyon? Ito may north, west, east, south. Ito secondary direction, northwest, southwest, southeast, northeast. Ayan. Makikita sa mapa ang isang compass rose na nagsasaad sa orientasyon, gayon din sa mga pangunahin at pangalawang direksyon. Yan ang sabi ko kanina. Ang orientasyon ng lahat ng mapa ay sa hilaga at ipinakikita ito ng palaso o araw na nakaturo sa direksyon. Ayan. Ayan yan siya. Eskala o scale. Ano ito? Ang eskala ay batayang panukat sa distansya o lawak ng lugar. Ginagamit ito ng kartografo para maipakita ang katumbas na distansya o lawak ng lugar na kinatawan ng maliit na sukat. Halimbawa, ang bawat sentimetro cm sa mapa ay nangangahulugang ang isang kilometro sa tunay na lugar. Ayan, ito yan siya. Ayan. Yan siya. Ayan, tawag sa kanya, eskala o scale. Ayan, so yun ang mga bahagi ng mapa. Subukan naman natin kung may natutunan tayo sa ating aralin. Subukan natin. Piliin ang tamang sagot. Isulat lamang ang letra. Una, ito ay bahagi ng mapa na nagtataglay ng mga simbolong ginamit sa mapa. Ano ito? A, direction. B, legend. C, pamagat. Tingnan natin ang iyong kasagutan. Ang tamang sagot ay nasa B. Okay, next. Ito ang bahagi ng mapa na kung saan nagpapakita ng mga bagay na matatagpuan sa isang lugar. A, simbolo o pananda. B, pamagat o titulo. C, mga direksyon. Ano ang ating sagot? Sa A, A ang ating sagot. Nasa A. Okay, number 3. Ano ang gamit ng eskala o scale sa mapa? A, magtimbang. B, batayang panukat. C, gumuhit. Ang ating sagot ay B, batayang panukat. Pang-apat. Ang bahaging ito ay nagtataglay ng mga ginagamit na mapa. Ito ay nagtataglay
ng mga ginagamit sa mapa. Dito makikita ang kahulugan ng mga simbolo. Okay, ano ito? A, direction. B, pamagat. C, legend. Ano yung mga ginamit na mga simbolo? Ang bahaging ito ay nagtataglay ng mga ginamit na simbolo sa mapa. Okay. Dito makikita ang kahulugan ng mga simbolo. O, ano ang ating sagot? Ito ay tinatawag na legend. Okay, number 5. Ito ay nagpapakita ng pangunahing direksyon at orientasyon, gayon din ang pangunahing direksyon ng mapa. Ano ito? A, legend. B, direksyon. C, pamagat. Ano kaya ang iyong sagot? B, nasa B. Okay. Maraming salamat sa panunood. Sana may natutunan ka sa ating aralin. Huwag mo munang kalimutang i-like ang video na ito kung iyong nagustuhan. God bless. Salamat sa panunood. Araling Panlipunan, Milk-Based, Second Quarter, Week 2. Mga hanap buhay ng aking komunidad. Kung di ka pa nagsusubscribe at bago ka pa lang sa aking channel, huwag mo munang kalimutang mag-like at mag-subscribe para ma-update ka sa lahat ng mga videos na aking na-upload. Pero bago tayo tumuloy sa ating aralin, mayroon lamang akong life encouragement verse na i-share sa inyo. Ang sabi, ang masayang puso ay mabuting kagamutan, ngunit ang bagabag o bagbag na diwa ay tumutuyo ng mga buto. Makikita natin ito sa Kawikaan chapter 17 verse 22. Mga hanap buhay sa aking komunidad. Ang hanap buhay ay isa sa pinakamahalagang aspeto ng isang komunidad. Ang kinikita sa paghahanap buhay ang tumutugon sa pangunahing pangangailangan ng pamilya. Dito rin nakasalalay ang ikinabubuhay at ikinauunlad nila. Sa araling ito, ikaw ay inaasahang mabibigyang kahulugan ang salitang hanap buhay. Matutukoy ang mga hanap buhay ng mga tao sa komunidad. Maiuugnay ang uri ng hanap buhay sa kapaligiran tulad ng panahon, lokasyon, at likas na yaman. Pang-apat, makapangangalap ng kwento tungkol sa karanasan ng isang taong may hanap buhay at kawalan ng hanap buhay sa pamilya, at maipapaliwanag mo ang epekto ng hanap buhay o kawalan ng hanap buhay sa pamilya at komunidad. Ngayon, tingnan natin muna kung may natutunan ka sa nakaraang aralin. Isulat ang YT kung ang ipinakikitang larawan ay yamang tubig at YL naman kung yamang lupa. Okay, maghanda ng lapis at papel para sagutan ang mga sumusunod. Isda, ito ba ay yamang tubig o yamang lupa? Yamang tubig, magaling. Palay, ito ay yamang lupa. Hipon, ito naman ay yamang tubig. Napakagaling. Mga bulaklak. Ano kaya ito? Yamang lupa. Perlas. Ito ay yamang tubig. Pansinin mo ang mga larawan na narito. Ano ang mapapansin mo?
Ang mga larawan na ito ay nagpapakita ng iba't ibang trabaho na mayroon sa ating komunidad o mapapansin natin sa iba't ibang lugar. Ayan, yan ang mga larawan na nagpapakita ng iba't ibang klase ng trabahong mayroon sa ating komunidad. Alam mo ba kung anong mga hanap buhay mayroon sa iyong komunidad? Mahalaga ba ang mga hanap buhay na ito? Sa araw na ito, pag-aaralan natin ang mga larawang ipinakita kanina. Mga hanap buhay sa komunidad. Iba't ibang hanap buhay na mayroon sa isang komunidad. Mga karaniwang hanap buhay sa komunidad. Pangingisda ang isa sa mga pangunahing hanap buhay sa komunidad na malapit sa dagat at lawa. Kaugnay nito ang pagdadaing, pagtitinapa at pagbabagoong ng mga nahuling isda. Pagsasaka ang angkop na hanap buhay sa komunidad na may malawak na sakahan. Kaugnay nito ang pagtatanim ng palay at mga gulay na siyang iniluluwa sa mga kabayanan at pamilihan. Ang pagkakarpintero ay isa rin sa mga hanap buhay sa komunidad. Sila ang gumagawa ng mga bahay, upuan, mesa at iba pang kagamitang yari sa kahoy. Ang pananahi ay isa rin sa mga hanap buhay sa komunidad. Ang sastre ang nananahi ng kasuotang panlalaki. Ang modesta naman ang tumatahi sa mga kasuotang pambabae. Ang paggawa ng tinapay ay isa rin sa pinagkakakitaan sa komunidad. Ang tawag sa kanila ay mga panadero. Ang pag-aalaga ng hayop o paghahayupan ay mainam ring hanap buhay sa komunidad. May nagmamanukan at babuyan. Mayroon ding bakahan at itikan. Isa rin sa mga hanap buhay ang pagiging domestic helper o kasambahay sa ibang bansa. Tinatawag din silang overseas Filipino workers o OFW. May mga pagkakataon na ang katangiang pisikal ng isang komunidad ay iniuugnay sa pamumuhay at hanap buhay ng mga tao. Iba't ibang paraan ang ginagawang pag-aangkop ng tao sa kanyang kapaligiran at hanap buhay. Ang hanap buhay ng mga tao sa pamayanang urban, ulungsod at bayan ay karaniwang sa pabrika, opisina o maaaring sa tahanan lamang. Ang mga naninirahan sa alinmang komunidad ay gumagawa ng paraan upang makiayon sa kalagayan ng kanilang komunidad. Ang pag-aangkop na ito ay hindi lamang sa paghahanap buhay. Kasama rito ang pag-aangkop ng tirahan, pananamit, pananim at mga gawain. Ang mga naninirahan sa alinmang komunidad ay gumagawa ng paraan upang makiayon sa kalagayan ng kanilang komunidad. Ang pag-aangkop na ito ay hindi lamang sa paghahanap buhay, kasama rito ang pag-aangkop ng tirahan, pananamit, pananim at mga gawain. Anumang uri ng hanap buhay o pagkakakitaan, kung ito ay marangal, dapat itong ipagmalaki at pahalagahan. Huwag nating ikahiya kung anumang mayroon tayong trabaho. Tandaan mo,
Ang hanap buhay, ang kahulugan ng hanap buhay, ito ay gawain, gampanin o tungkulin na isinasagawa o isinasakutuparan ng isang tao upang makatanggap ng kapalit na salapi, gana o sweldo. Ito rin ang tinatawag o tinatawag ang taong naghahanap buhay bilang manggagawa, empleyado o trabahador. Yan ang katawagan sa mga taong naghahanap buhay. Mayroong mga epekto ng walang hanap buhay, epekto sa pamilya at epekto sa komunidad. Ang epekto sa pamilya ay nagpupunta sa ibang bansa ang mga manggagawa o ang isang pamilya o ang isang tatay o nanay sa ibang bansa para kumita ng pera. Nagkakaroon ng pag-aaway-away, pagkagutom, paghihiwalay, malnutrition. Naapektuhan din ang mental health o pag-iisip ng mga tao. Yan ang epekto sa pamilya. Mayroon namang epekto sa komunidad. Ang mabagal na pag-unlad, matinding kahirapan, dumadami ang mga dayuhan na nagninegosyo sa bansa na naaapektuhan ang maliliit na negosyan. Gawin naman natin ito kung mayroon tayong mga natutunan sa ating aralin. Panuto, hanapin ang tamang sagot sa hanay A sa hanay B ang tinutukoy na hanap buhay sa bawat bilang. Isulat ang letra ng sagot sa papel. Hanay A. Number 1, gumagawa ng ating tirahan. Number 2, humuhuli ng masasamang tao. Number 3, gumagamot sa mga may sakit. Number 4, nangangalaga sa ating ngipin. Sa panglima, sumusugpo ng sunog sa komunidad. Pang-anim, nagtatanim ng gulay, palay at iba pang pananim. Pang-pampito, nanguhuli ng isda at iba pang lamang pagkaing dagat tulad ng hipon at alimasag at pusit. Nagtuturo sa ating bumasa at sumulat ang pangwalo. Pangsyam, gumagawa ng ating mga kasuutan. Pangsampo, nagkukumpuni ng sirang tubo. Sa hanay B, sa A, guro, B, nurse, C, pulis, D, tubero, E, doktor, F, dentista, G, bombero, H, mananahi, J, magsasaka. Kimangingis na. Sa ating gawain B, kopyahin sa papel ang graphic organizer. Sa ibaba, sulat ang mga hanap buhay sa iyong komunidad. Hanap buhay sa aking komunidad. Ano-ano ang mga hanap buhay sa iyong komunidad? Subukan mo kung may natutunan ka at natatandaan mo ang ating mga pinag-aralan. Okay, salamat sa panonood. Sana may natutunan ka sa ating mga aralin. Magandang araw mga bata! Ako nga pala si Teacher Beth ang iyong mga kasama sa iyong pagkatuto sa araw na ito. Ang ating nga aralin, ang ating asignatura ay Aralin Panlipunan para sa ikalawang baita. So bago tayo mag-umpisa sa ating aralin ngayong araw na ito, mayroon lamang akong ipapakiusap sa inyo na kung maaari sana ay humanap kayo ng lugar sa iyong tahanan na hindi kayo, pumuesto kayo sa iyong tahanan, na hindi kayo dadaan-daanan ng iyong kasabi ng pamilya. Maghanda rin ng lapis at papel para sa gagamitin natin sa mga susunod nating gawain. So, ayan, umpisa na natin ang ating aralin.
Balikan muna natin ang ating napag-aralan nung nakaraang aralin. Panuto, ipalakpak ang kamay kung ang sumusunod ng mga salita ay nagpapakita ng kaugaliang dapat taglayin ng isang pinuno at ipadyat ang paa naman kung hindi. Responsable, tama ka, ipalakpak ang kamay. May disiplina sa sarili. Magaling, ito ay tama. Palakpak natin ang ating mga kamay. Pangatlo, makasarili. Ipadyak ang paa. Pang-apat, inuuna ang kapakanan ng mga tao sa komunidad. Pagpalakpak ng kamay. Pang-lima, modelo at huwaran sa magandang gawa. Tama ka, palakpak, papalakpak ka, tama yan. Ano ang mapapansin mo sa larawan? Magaling, ito ay isang komunidad. Ang bawat bahagi ba ng komunidad ay may namumuno? Tama ka, mayroong namumuno sa bawat bahagi ng ating komunidad. Kilala mo ba ang taong ito na nasa iyong kapatid? Magaling, siya ang ating pangulo ng ating bansa. Ang bawat komunidad na ating pinagbilangan ay may mga pinuno na inihalal ng ating mamamayan. Pwede rin ang mga pinuno na nasa ating mga bahagi ng ating komunidad, sila ay itinakda ng isang inapoy, diba? Sila ay itinakda ng isang nakamas nakakataas sa kanila. Mas namumunod sa kanila na mas nakakataas. Ano ang pagkakaiba ng pinuno pamumuno? Anong pagkakaiba ng dalawa? Ang pinuno ang siyang nangunguna at nangangasiwa sa gawain itinakda ng isang pangkat, samahan o kalipunan ng mga tao. Ang pamumuno naman ay pambihirang karapatan at mahalagang katungkulan. Ngayon, aalamin natin ang mga namumuno at mga mamamayang nag-aambag sa kaunlaran ng ating komunidad. Ano ang mapapansin mo sa larawan? Ito ay isang barangay hall. Ang namumuno sa isang barangay hall ay ang ating barangay kapitan. Ang barangay kapitan ang namumuno sa kapakanan, kaayusan, kaunlaran at kapayapaan ng nasasakupang komunidad. Ito naman ay paaralan. Sino kaya ang namumuno? Ang principal. Ang principal ang namumuno sa kaguruan ng isang paaralan sa komunidad upang maghatid ng tamang edukasyon na kailangan ng mga bata upang matutong magbasa, magsulat at magbilang. Ang ating barangay health center naman ay pinamumunuan ng ating barangay health center, pinamumunuan ng isang doktor. Ang doktor ang katuwang ng mga barangay health worker upang magbigay ng libreng servisyong pangkalusugan. Ito naman ang simbahan naman, ang siyang namumuno o sila ang mga taong nagbigay na o naghahatid ng salita ng Diyos sa isang komunidad. Sila ang namamahala o namumuno sa isang simbahan. Ang ating ama o ina o ang ating mga magulang sa ating tahanan, ang sila naman ang namumuno sa isang pamilya. Ang ating tahanan ay bahagi ng isang komunidad na kung saan ito ang unang lugar na hinubog ang mga bata, ang kanilang mga magulang sa kanilang kinabukasan. Ang ama o ang ina o ang mag-asawa ang namumuno sa kanilang mga anak upang lumaki silang may respeto sa kapwa at pagmamahal. Ating tatandaan. Lagi nating tatandaan, mga bata.
tatandaan. Lagi nating tatandaan, mga bata. Tandaan, mahalaga ang isang pinuno para sa kaayusan, kaligtasan, katahimikan at kaunlaran ng isang komunidad. Dapat taglayin ang isang pinuno ang isang katangian ng pagiging makadiyos, makatao, makabayan at makakaligtasan. Kailangan ang makikipagtulungan ng mamamayan upang maging matagumpay ang mga proyekto ng isang komunidad, organisasyon o samahan. Tingnan natin kung may natutunan ka naman sa ating napag-aralan ngayong araw. Ngayon, ihanda ang lapis at papel na iyong gagamitin para sa mga kasagutan mo. Panuto. Tukuyin at isulat sa iyong papel kung sino ang namumuno batay sa larawang ipinapakita. Ayan, yan ay tahanan. Sino ang namumuno dito? Magaling! Ang tawag sa kanila ay ang ating ama o ina. Si principal naman ang namumuno sa ating magaling sa ating paaralan. Yan ay Barangay Health Center. Sino ang namumuno dito? Tama ka! Ito ay doktor. Katuwang ang mga barangay health worker. Simbahan. Sino ang namumuno sa isang simbahan? Sa simbahang katoliko. Tawag sa kanya ay pare. Ang galing-galing mo, pare. Barangay hall. Sino ang namumuno sa kanila? Tama ka, barangay captain o barangay kapitan. Doon nagtatapos!